sabay na patunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay humayo at ihaya, at ihaya ang dulot niyang kaligtasan. Umakyat sa kalangitan si Jesus sa ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit, naganap na ang kanyang misyon. At ngayon ay naluklok sa kaluwalhatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo na siyang nananatili at mumubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. Sa linggo ring ito, ating ipinagdiriwang ang 57th na Catholic Communication Sunday na nakasentro sa temang Speaking with the Heart, the Truth in Love. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kikapurihan. Panginoong Diyos, sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lang ang Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman, nang sambayanan niyang kanyaring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang sulat ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilin niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilin sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit din magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudeya, at Samaria,
at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita niyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli'y tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinasubsob, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli'y tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli'y tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan, at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Nawa ay liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan, higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah!
humayo't magturo kayo. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa." Binyagan niyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Father. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa linggong ito, ating ipinagdiriwang po ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa kalangitan. Ito pong pagdiriwang na ito ay 40 araw makalipas ang kanyang muling pagkabuhay. Marahil nagtataka ho tayo o nasa isipan natin ano na ang mangyayari. Kung si Jesus ay umakyat na sa langit, ibig sabihin po ba tapos na ang kanyang misyon? Tapos na ang kanyang tungkulin? Tapos na yung kanyang pagsunod sa Ama? Pero mga kapatid, magandang tingnan din, marahil napapaisip din tayo at marahil natatanong din natin sa ating isipan na ang pag-akyat ng Panginoon ay marahil katapusan ng kanyang buhay. Pero magandang tingnan mga kapatid na yung kanyang pag-akyat sa langit ay hindi nangangahulugan ng kanyang katapusan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay hindi nangangahulugan na tapos na ang kanyang misyon. Bagkus merong ipinapaalala sa atin, ano po yun? Na sa buong buhay ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ibinigay niya ang kanyang buong sarili, ang kanyang lakas, ang kanyang buong puso, upang tupdin ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, masasabi natin na ito lamang ay 33 taon. Pero kung titingnan natin yung buong lakas, buong pusong pagbibigay ng ating Panginoong Jesus ng kanyang buhay, ng kanyang sarili, hindi po ito masusukat ng kahit anong oras at pagkakataon. Ano po ang gusto kong bigyang diin dito mga kapatid? Na sa buhay ng ating mahal na pong Jesus Nazareno,
naging kaganap-ganap ito, naging kaaya-aya ito, hindi sa mahabang panahon, kundi dahil sa lakas na kanyang ipinagkaloob para sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, sa buhay natin, paano ba na natin masusukat na meron tayong magandang buhay? Maganda lang ba ang ating buhay kasi mahaba ang ating buhay? Maganda lang ba ang ating buhay kasi meron tayong mga ari-arian na gusto natin? Marami tayong pera? O naging maganda ang ating buhay dahil sa lahat ng oras at pagkakataon, sinunod natin ang kagustuhan ng Diyos? Naging tapat tayo sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, ang kagandahan ng buhay hindi nasusukat sa haba, kundi ang kagandahan ng buhay nasusukat kung paano nating patuloy na inaalay ang ating sarili sa kagustuhan ng Diyos. Kung paano natin tinutupad ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay at kung paano natin isinasabuhay ang misyon na ipinagkaloob sa atin. Hindi po yan sa haba. Bagkus ang kagandahan ng buhay ay ang pagtupad sa kagustuhan ng Ama. Kaya nga ho, magandang tingnan po yan eh. Baka minsan sinusukat na ho natin ang kagandahan ng buhay dahil wala tayong sakit. Baka sinusukat na natin ang kagandahan ng buhay kasi mayroon naman tayo ng maraming ari-arian. Maayos naman ang ating pamumuhay. Pero magandang suriin kung tunay nga ba talaga tayong nagiging tapat sa kagustuhan ng Ama. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, pinapaalala sa atin na naging maganda, kaaya-aya ang kanyang buhay sa lupa dahil tumupad siya sa kagustuhan ng Ama. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung matitingnan natin ang buhay ng Panginoon, masasabi natin na mahilig siyang pumunta sa iba't ibang lugar. Mapapansin po natin yan sa buhay ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Paano po? Nung si Jesus ay ipinadala ng Diyos mula sa langit papunta sa atin na makapiling natin, pumunta si Jesus kapiling natin. Nung siya ay nagmisyon, hindi lamang siya natili sa Nazareth, bagkus pumunta siya sa iba't ibang lugar. No? Nung siya ay muling nabuhay, di ba hindi rin siya nanatili sa Jerusalem? Nakita siya sa Emmaus, nakita siya sa Capernaum. Tila si Jesus ay hindi mapakali sa iisang lugar. Lagi siyang umaalis, lagi siyang tumutungo sa iba't ibang lugar. Pero ano po ang pinapahiwatig nito sa atin, mga kapatid? Umaalis ang Panginoon, hindi napipirmi ang Panginoon sa isang lugar dahil meron siyang misyon. At ano ang kanyang misyon? Hindi lamang ipakilala yung kanyang sarili bilang Diyos, bagkus kasama sa kanyang misyon na ipakilala ang mensahe ng Diyos para sa atin. Ipakilala sa atin at ipaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At marahil, mga kapatid, kung si Jesus ay hindi napipirmi, yan din ang panawagan sa atin. Huwag tayong mapirmi sa isang lugar. Sabi ho sa isang homily ni Pope Francis na dapat daw po tayong mga Kristiyano hindi pumipirmi sa isang lugar. Hindi daw tayo dapat stagnant. Dapat daw tayong mga Kristiyano kumikilos. Dahil sabi niya, kung ang isang Kristiyano ay hindi kumikilos,
hindi daw po ito matatawag na tunay na Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano, kumikilos at gumagawa. Kaya siguro yan ang hamon sa atin mga kapatid. Kung ang ating mahal na pong Jesus Nazareno pumupunta sa iba't ibang lugar, marahil yan din ang hamon sa atin bilang Kristiyano. Pumunta sa iba't ibang lugar upang magpahayag ng pag-ibig, mensahe ng Diyos. Pero wag niyo hong tingnan ho ito, no? Please do not get me wrong. Baka ho kasi pagkatapos ng misa, magpaalam ng mga anak po ninyo, Nay, Tay, sabi ni Father, wag daw pumirme, kailangan lumabas. Hindi ho. Ang ipinapaintindi sa atin ng Panginoon, na sa kahit saang lugar, pwede tayong magpahayag ng ating pananampalataya kung ang pananampalataya natin ay lumalago. Kung ang pananampalataya natin ay lumalago, para na rin tayong tunay na nagpapahayag ng pagmamahal at mensahe ng Diyos. Kung kayo po ay nasa tahanan, no? Pwede ho kayong magpahayag. Pwede ho kayong magpahayag ng salita ng Diyos. Paano? Sa pagiging mabuting halimbawa. Sa mga magulang, maging mabuting halimbawa. At kung kayo ay nagiging mabuting halimbawa, para nyo na rin ipinapahayag ang salita ng Diyos. Sa kahit saang lugar, pwede tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Paano? Hindi lamang sa salita, kundi sa ating pagkilos at paggawa. Mga kapatid, ang hamon sa atin ng Panginoon, gawin ang ating misyon. Mahirap po yun. Hindi madali ang marahil ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ano ang paalala sa atin ni Jesus? Tandaan ninyo, sabi niya, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Pinapaintindi sa atin, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, nagawin ang mabuti, nagawin ang tama, nagawin ang kanyang misyon na maging maganda ang ating buhay dahil kaaya-aya at sumusunod tayo sa Diyos. Huwag nating katakutan iyan dahil sabi ng Panginoong Jesus, lagi siyang kapiling natin. Huwag tayong matakot na gumanda ang buhay. Huwag tayong matakot na sumunod sa Kanya. Dahil lahat ng sumunod, lahat ng may nagnasang maging maganda ang buhay dahil sa Diyos, kailanman hindi niya iniwan at pinabayaan. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na ang misyon ng Diyos ay hindi nagtatapos. Ang misyon ng Diyos ay hindi nagtatapos dahil siya ay umakyat sa langit. Dahil ang misyon ng Diyos ay nagpapatuloy. Paano? Sa ating mga sarili. Sa ating mga sumusunod sa Kanya. Sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misang ito, yan ang ating panalangin na huwag tayong matakot dahil alam natin na kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag tayong mangamba dahil alam natin na hindi tayo iiwan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't natitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ang ating panalangin, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at anang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, television, internet, at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghahandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at may hatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo'y sumigaw sa gala, kasabay ng mga trumpeta, ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Magdiwang ang lahat ng mga nilika, kumalak pa kayo man awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta, ipagbunyi
atin. Ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagakyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ng paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akit niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. No.
kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. Announcement. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang World Communication Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang apostolado ng social communications pang Archdiocesan at pambansang level. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluhan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y namagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ng pagabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagkapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok kay si Kristo sa kanyang kamay ng sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamwa nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan. Alinsunod sa pangako niya, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno.